Welcome to Nioh 2. Aalis muna ako para makita nyo na maganda itong video na to. Okay? Palitan ko pala sa sarili ko. This is the opening ng video. Ganda. Grabe, solid. Hey, what's up, YouTube? This is Jakengard and welcome to my channel. So this will be my very first playthrough for Nioh 2. So this is the first mission in the Nioh 2. Let's go. FYI, I did some practicing before I do this. I did this run.
No. Ganda ng character ko, no? If I will compare Nioh to with Sekiro, it's the first boss in the first stage. Well, walang stage kasi yung Nioh, dire-diretso siya. Dito kasi parang mission-based. So far, Nioh 2 is way harder. I'm using Switch Glaive, by the way. So with low stance, so we have low stance, mid stance, this is a spear, and the high stance, a sickle. So very versatile yung weapon na napili natin.
you can summon a revenant. Ito yung mga player na namatay. So makikita mo kung sila namatay. Yung mga player na pwede nyong kalabanin, sila yung may, magdadrop ng mga armor na suot nila. So kung maganda yung set nila, maganda din yung drop. Secondary weapon ko is the Serigana. Aray. Switching weapon is easy as pressing R1. Comparing the graphics from Nioh 1. Sobrang laki na in-improve ng Nioh. Super. Super. May shortcut dito. Kung gusto nyo ng shortcut for the first area, ayan. Pwede nilang ma-skip yung dalawa dito. Or patay mo.
You can get your first bow dito sa area na to. I think nandito yun. Ito. Nandito yung bow. This is the first bow na may encounter niya sa game. Which will become handy in later areas. Pwede nyo ma-skip ko. Or, takbo. But I suggest takbo kayo. Takbo na lang. Para ma-open yung shortcut. Para mas malapit yung save area later. Papakita ko. So this is the shortcut pabalik doon sa first here. Ito yun. So alabanin na natin yung yokai. Pwede nyo kayo makakuha dito na lantern fruit. Lantern fruit is ano, yung violet bar sa taas. Ang paggamit ng spirit, yun. Ma-replenish. Okay, so moving on. I forgot about the bow. My bow user dito. So dapat patayin nyo. And then, dalawa yung kalaban dito. So, might as well call the first. And the second here. Kalaban yun. First stage may pusa sa pet. Pwedeng lumaban sa inyo. Collectible din siya sa game. Makailangan sa platinum trophy. Kung gusto nyo i-100% yung game. Then this area, the yokai area. Ito yung mabagal mag-replenish yung ki or yung stamina nyo. Pala yung iniwan ko. Kung gusto nyo akong isamon, pwede. Cute ng pusa. So yung mini boss tawag ko dito eh. Kasi malalakas sila. Si Enero to. Enero ba? Yung ape. Mas
maganda kung i-dadali nyo sa labas. Kasi masikip sa loob. Mahirap gumalaw. Kamali ako. I'm so sorry. This should be a clean run, pero things happen. Pero yun, mapapakinabangan natin yung shortcut na ginawa natin. Hindi na kailangan umikot pa. So yun yung useful, every Nioh stage has a shortcut na that opens up to later area. Para hindi nyo na ikutin lahat. Kasi once you die, babalik lahat ng kalaban. Except yung mga may fog, mga special na kalaban na malalakas. Pero the rest, babalik sila. So yung kinalaban natin kanina na maliliit, wala na. Ay, bumalik. Akala ko. Okay. My bad. Nakasiyo kayo. At sobrang bagal nag-recover ng stamina pag hindi ko sa rocket gun. Ito yung nagpahirap dito eh. Hirap kumilos. Huwag kayong lalapit dun sa Violet na yan kasi mapaparalyze kayo.
Let's go. So this is the boss. Meron tayong soul. Nalimutan ko ata yan. If ever gusto nyo na may makatulong sa boss, you can summon blue. By the way, nag-iwan ako dito ng character ko, so you can call my character and it'll help you fight the boss. Yung blue ha. Ito. Pero for now, I will show you na hindi kailangan. So, kung mahirapan kayo, pwede naman. Why not? Pero kasi, wala eh. Anyway, let's go. Down.
危なかったな。もう少しで怪しいになっちまうとこだ。うお、すっげえな。そう。ほら、拾うもん拾ったら、こっちに来てくれ。 So that's it for the first playthrough of Nioh 2. Thank you guys for watching, and if you do like my content, please do subscribe and click the bell icon for to get notified. So see you for the next stage of Nioh 2. Saranatulimako. And for now, this is it. Bye guys.